Tuwing Linggo madalas magsimba si Irish sa baklaran upang hilingin sa Diyos na pagalingin ang amang may sakit sa kanilang probinsya. Nasa Maynila siya upang magtrabaho para matulungan ang magulang sa mga gastusin. Sapat naman na sana ang kinikita niya sa kanyang pinapasukang company kundi lang nagkasakit ang kanyang ama. Isang buwan pa lang siya sa Maynila nang tumawag ang kanyang ina na nakakonfine ang ama. Iginapang siya sa hirap ng kanyang magulang upang makapagtapos ng 4 na taong korso at makakakuha ng magandang trabaho, kaya gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang ama sa karamdaman nito. Dahil kasi sa sakit ng ama ay naibenta na nila ang kanilang lupain sa probinsya pambayad ng bill sa ospital. At sa dasal siya kumakapit ngayon sa di maunawa ang sakit ng ama dahil namamagal lahat ng katawan nito at hindi malaman ng doktor kung anong uring sakit ang dumapo rito. Naglalakad siya paluhod habang nananalangin pagalingin ng ama at huwag ng pahirapan pa. Tumutulo ang kanyang luha dahil damay niya sa dibdib ang takot sa kahahantungan nito. Kapag nakakausap niya kasi ang ama sa cellphone, ay parang gusto na nitong bumitaw pero patuloy siyang nakikiusap na lumaban pa alang-alang sa kanila ng kanyang ina. 2 oras siyang nakaluhod sa harap ng altar bago napagpasyahang tumayo. Marami silang naroon at taimtim na nananalangin. Pero sana mas pakinggan siya ng Diyos sa kanyang hiling para sa ama kahit ngayon lang. Paglabas ng simbahan ay sumakay siya ng jeep pa uwi sa kanyang boarding house. Habang nasa jeep siya ay tumawag ang kanyang inang bumitaw na ang kanyang ama at hindi na nito kinaya pa. Napahagulhol na lang siya, di alam ang gagawin. Niwala siyang pakialam na nasa loob siya ng jeep at may iilang nakatingin sa kanya. "Miss, okay ka lang?" Isang lalaki ang naglakas ng loob na tanungin siya pero hindi niya ito napansin sa sobrang sama ng loob at sakit na nararamdaman. Pagbaba niya ng jeep, halos wala siya sa sariling humakbang papasok sa kanyang apartment. Nagulat pa siya nang may makitang lalaking komportableng nakahiga sa kanyang sofa. "Buti naman at dumating ka na, Miss Irish Lenoa." Ang sabi nito na agad tumayo. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa tinutuloyang apartment pero hindi niya rin ito nabigyan ng pansin. Tinalikuran niya ang lalaki at nagtungo sa banyo at doon ipinagpatuloy ang paghagulhol. Napakurap naman si Rico nang marinig ang paghagulhol ng babae sa loob ng banyo. Tila ba ito namatayan? Naroon lang naman kasi siya upang imbitahan ang babae sa presinto dahil kilala nito ang isa sa mga target nilang drug pusher. Or baka nga ang babaeng ito ay drug addict na rin. Pero kanina pagdating niya ay naghalughog na siya sa mga gamit nito pero wala siyang nakita. Nagpapatunay na isa itong drug addict at gumagamit ng bawal na gamot. Ang nakakapagtaka lang paano nito nakilala si June. Ang sabi ng isa sa mga aset nila ay si June pa mismo ang naghatid sa babae kagabi pauwi ng bahay galing sa trabaho, na alam niyang ito ang makakatulong sa kanya upang mahuli ang lalaki. "Sino ka? At anong kailangan mo sa akin? Paano ka nakapasok sa bahay ko?" Noon lumabas ang babae sa loob ng banyo. Maga ang mata at namumula ang pisngi dahil sa pag-iyak. Napaisip na naman si Rico di kaya nakipaghiwalay na si June sa babae kaya ito umiiyak ngayon. At baka nabuntis ng walang hiyang iyon ang babaeng iyon. "Pulis ako at gusto kitang imbitahan sa presinto." Walang gatol niyang tugon. "Anong kasalanan ko? Saka teka, may warrant of arrest ka ba para bigla-bigla mo na lang akong damputin? Hindi mo ba alam na kamamatay lang ng ama ko ngayon? Kaya kung pwede, alis ka na, umalis ka na." Kasabay ng pagsigaw nito ay humahagulhol muli ang babae ng iyak sa kanyang harapan. Natitigilan siyang napatitig dito dahil nakadama siya ng awas sa babae. Kaya pala ganoon na lang ito umiyak kanina dahil totoo naman talagang namatayan ang babae. Nakahinga na siya ng maluwag matapos mapag-alamang hindi naman pala ito mabuntes ng boyfriend nitong si June. Bugso ng damdamin ay kinabig niya ang babae upang hayaang umiyak sa kanyang balikat. Nakadama lang naman kasi siya ng habag rito. Napakislot naman si Irish nang maramdamang niyakap siya na lalaking di pa kilala. "Pwede ba lumabas ka na? Umalis ka na dito sa bahay ko dahil hindi ako sasama sa iyo sa presinto. Labas!" At dahil sa mainit ang ulo niya at nasasaktan sa pagkawala ng kanyang ama, ay nasigawan niya ang lalaki. "Hoy miss, para sabihin ko sa iyo ha, hindi ako aalis hanggat hindi ka sumasama sa akin. Nasaan si June? Hindi mo ba alam na delikado ka sa adik na yun? Taga San Mateo Rizal ang lalaking yun at ngayon dito na naman siya gustong magbenta ng droga dahil malaya siya rito." Nagitla naman si Irish sa narinig mula sa lalaking kaharap. Bakit ba sunod-sunod na lang ang problemang dumadating sa buhay niya? "Anong sinasabi mong adik?
Nahalinhan ng pagtataka ang kanyang reaksyon. Si Jun na tinutukoy nito ay 1 month boyfriend niya. Nakilala niya ito sa baklaran kung saan siya madalas magsimba. Tulad niya ay nagsisimba rin ang lalaki. Mabait ang nobyo niya at hindi nito magagawang gumamit at magbenta ng droga. May trabaho naman ito at kumikita ng pera kaya hindi siya naniniwala sa hudyong nasa harap niya ngayon. Katunayan nga ay may kasama pa sila kagabi ni June at sa isang buwan nilang relasyon ay wala siyang nakita ang kakaiba sa kilos nito. Huwag ka ng maraming tanong pa, Miss Linoa. Sumama ka sa akin sa presinto. Dahil hindi ako aalis hanggat hindi ka kasama, okay? Pagkasabi nito ay tinalikuran siya na lalaki at nagtungo sa kusina. Nagbukas ng ref at kumuha ng tubig. Nakasunod lamang siya ng tanaw sa lalaki na halos hindi makapaniwala sa ginagawa nito. Umaakto ang sariling bahay nito iyon at ang kapal ng mukhang kinain pa ang nag-iisang mansanas niya sa ref. Napaka-abusado na talaga ng mga pulis ngayon. Nasa kapangyarihan naman sila, bakit kailangan pa siya nito para lang hulihin ang tunay ng mga adek na naglipa na sa mundo, bakit kailangan pang pagbintangan ang mabubuting tao katulad ng kanyang nobyo. Iniwan niya ang lalaki at hinayaan sa gusto nitong gawin sa kanyang kusina. Kailangan niyang mag-asikaso dahil uuwi siya sa araw na iyon. Tatawagan na lang niya ang supervisor na hindi siya makakapasok dahil kailangan niyang umuwi sa kanila dahil sa pagkawala ng kanyang ama. Kasalukuyan niya nang kausap ang supervisor niya nang biglang may kamay na kumuha ng kanyang cellphone. Galit niyang nilingon ang antipatikong pulis dahil pumasok lang naman ito sa kanyang silid nang hindi kumakatok. Bukod doon, basta na lang inagaw ang cellphone niya, pinatay at ibinulsa. Hindi mo pwedeng tawagan ng boyfriend mo at sabihin may pulis kang kasama. Tiyak hindi na iyon magpapakita sa'yo. Kailangan ko siyang mahuli. Nagtitimpi ng galit si Irish habang tinitignan ito ng masama. Gusto niyang tirisin ang lalaki pero alam niyang wala siyang laban dito. May baril ito sa tagiliran at kahit papano takot siyang maputukan. Pulis nga, makitid naman ang utak. Iniisip niya lang kung paano ito naging pulis, ganoong wala man lang itong sariling diskarte. Naaaliw naman si Rico habang tinititigan ang magandang mukha ng dalaga. Alam niyang hindi saklaw sa trabaho niya ang ginagawa ngayon pero parang mayroon sa babaeng eto na di niya maiwasang tingnan. Mula sa magulo nitong buhok, sa namumulang dulo ng ilong dahil sa pag-iyak at sa labi nitong may natural na kulay. Perfectly beautiful. Iyon ang ibinubulong ng utak niya. Supervisor ko ang kausap po dahil need kong magpaalam sa trabaho. Uuwi ako sa Quezon dahil kamamatay lamang ng ama ko. Ngayon kung gusto mong hintayin dito si June, bahala ka, basta ibalik mo ang cellphone ko. Narinig ni Rico ang pagalit na boses ni Irish sa kanya. Nakalahad ang kanang kamay nito na tila gustong kunin ang phone mula sa kanya. I am Rico Salvacion. Nice to meet you, Irish Lenoa. Sa halip na ibigay ang phone ay inabot niya ang kamay nito. Bagay na nagbigay sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Natitigilan siyang napatitig sa babae dahil sa init na dumaloy sa kanya at ngayon, unti-unting kumakalat sa buong katawan niya. Mabuti na lamang, binawi nito kaagad ang palad nito bakit ang weird ng kanyang pakiramdam. Bakit naman si Miss Carol nakapuan niya pulis walang spark kapag nagkakahawak kamay sila. Pero ang babaeng ito, hindi ko ibibigay ang phone mo hanggat hindi ako nakakasiguro hindi mo tatawagan ang June na yun. Pati tono niya may kasamang selos. And to make sure na hindi na siya makakalapit sa'yo, sasamahan na kita sa Quezon. Walang gatol niyang usal. Nanlaki naman ang mga mata ni Irish sa narinig mula sa kurimaw niyang kaharap. Ano ba sa akala ng lalaking ito? Bodyguard niya. 3 araw bago tuluyang makauwi ni Irish sa Quezon. Tinakasan niya lang naman ang pulis na nagpakilala sa kanyang Rico na walang ginawa kundi buntutan siya. At pinagbawalan pa siya makipagkita kay June dahil masama daw itong tao at baka may gawing hindi mabuti sa kanya. Hindi na siya nag-abala pang kunin ang kanyang cellphone mula sa lalaki. Mabuti na lang talaga at natakasan niya ito. Pagdating niya sa Quezon, saktong nakaburol na ang kanyang ama at kinabukasan na ang libing nito. Labis na pagdadalamhati ang kanyang naramdaman, hindi niya mapaniwalaan na tuluyan ang binawian ng buhay ang kanyang ama at kailanman hindi niya na ito makakausap at makakasama. Halos mawalan siya ng malay habang umiiyak, mabuti na lang, at naroon ang kanyang ina. Ito na lang ang tanging nagpapalakas ng loob niya. Dito na lang ako magtatrabaho, inay. 2 araw na ang nakalipas noon matapos ilibing ang kanyang ama pero patuloy pa rin silang nagdadalamhati. Hindi niya ito makitang umiti kundi laging umiiyak.
Ganoon din siya malungkot at hindi nila alam kung paano mag-move on sa pagkakawala nito. Sayang naman ang trabaho mo sa Maynila, anak. Okay lang ako dito. Ayoko kayong iwan, inay. Lalo kayong malulungkot. Bumuntong hininga ito at di na muling kumibo. Hinayaan niya na lang din ito. Alam naman niyang gusto mapag-isa ng kanyang ina pero ipaparamdam niya na nasa tabi siya nito lagi. Dalawang araw pa ang lumipas bago niya naalalang tawagan at kamustahin ang nobyo gamit ang cellphone ng ina. Irish? Nasa boses nito ang pagkagulat. Naramdaman niyang namimiss niya na ang nobyo. Kulang na nga lang maiyak siya habang ikinuwento ang pagkawala ng kanyang ama. Nasaan ka? Pupuntahan kita, Irish. Nag-aalala ito. Humihikbi siya habang binibigay ang address niya nang hindi niya na mapigilan ang sarili sa pag-iyak. Hindi na lamang ikinuwento sa nobyo na may naghahanap na pulis dito. Alam naman niyang walang katotohanan ang ibinabentang ni Rico kay June. Kinabukasan nga dumating ang lalaki. Ipinakilala niya kaagad ito sa kanyang ina. Noong una nabigla ito na di inaasahang may nobyo na siya pero maayos naman itong tinanggap si June at pinakitunguhan. Nakiusap din ang lalaki na kung maaari ay manatili na lang din ito doon. Sa kanila napagpa siyang magsama na total nasa tamang edad na sila ng lalaki. Doon na rin sila nagtrabaho pareho ni June upang makaipon para sa kanilang pagpapakasal. Bumuka din sila ng bahay at nangupahan muna kalapit sa kanyang ina. Pero kahit anong kayod nila pareho ay hindi sila makaipon dahil na rin sa mababang sweldo sa probinsya. Kaya pagkalipas ng isang taon nilang pagsasama ay nagpa siya silang lumipat ng trabaho sa Maynila. Pinayagan naman sila ng kanyang ina dahil nauunawaan naman sila nito. Nangupahan ulit sila ni June sa isang apartment gamit ang naipon nilang pera sa probinsya. Muli siya nag-apply sa company na pinasukan niya dati at nabigyan naman siya ng pagkakataong makabalik samantalang si June ay patuloy naghahanap ng trabaho. Nahinto lang siya sa pagtatrabaho after 8 months nang mapag-alamang buntis siya. Wala pa noon nahahanap na trabaho si June kundi o may extra lang ito bilang construction worker. Kaya nangangamba siya. Paano tayo nito, June? Konti na lang ang ipon natin tas malapit na tayo magka-baby. Malaki ang gagastuhin ko sa panganganak. Isang gabi ay pagpapaalala niya sa lalaki. Abala ito sa panonood ng TV, kalaunan ay tila nag-iisip itong humarap sa kanya. Yumakap at dumapa sa kanyang sinapupunan. Makailang beses nitong hinalikan ang kanyang tiyan. Ang hirap pala, babe, kapag di ka nakagraduate ng college. Malungkot si June ang tumingin sa kanya. Nakadama siya ng awa sa nobyo ang alam niya nagmula sa mahirap na pamilya si June, kaya hanggang high school lang ito. Hinaplos niya ang pisngin ng nobyo upang huwag itong malungkot. Eh, marami ka namang pwedeng pasukan. Huwag tayong susuko para sa anak natin, okay? Nakikiusap siya. Wala akong sinabing susuko tayo. Basta para sa you, Irish, kaya kong gawin lahat. Pangako, magiging matatag tayo pareho. Masuyong saad na lalaki bago siya kinintala ng halik sa labi. Mahigpit siyang yumakap dito bilang tugon. Sa halos 2 taon nilang pagsasama, hindi lang nito alam kung gaano kahalaga para sa kanya ang lalaki. Hindi man nila madalas sabihin sa isa't isa ang magic words, pero pareho nila iyong naiparamdam sa isa't isa. I love you. Nginitian siya nito kalaunan. Lihim siyang napangiti. Alam ko ang kapalit pag naglalambing ka sa akin. Ngiti niya rin. Buti alam mo, halika na sa kwarto. Dagdagan natin ang isa pang laman ng tiyan mo. Alam niyang hindi ito nagbibiro nang buhatin siya papasok sa loob ng kanilang silid. Kaya sa halip na magpakipat ay naglambitin siya sa leeg nito. Siniil ka agad siya ng mapanghanap na halik nito bago pa man sila makarating sa kwarto at siya naman ay gumanti lang din ng halik. Kinabukasan tulad ng mga nakaraang araw, maaga pang umalis si June upang maghanap ng trabaho. Ayon dito, hindi titigil ang lalaki hanggat hindi ito nakakahanap ng trabaho. Samantalang siya ay sinubukan niyang pasukin ng online selling. Iyon lang naman kasi ang patok ngayon na pwedeng kumita habang nasa bahay siya. Gagawin niya rin iyon upang makatulong sa lalaki. Hindi na nga mahalaga sa kanila ang pagpapakasal kundi ilalaan na lang muna nila sa paparating nilang anak ang perang maiipon nila. Pasado 9:00 ng gabi nang dumating si June galing sa paghahanap ng trabaho at ang pinagtataka niya ay nakainom ito maliban doon nag-abot ito sa kanya ng 10,000. Ano to? Hindi natutuwa ang tono niya. Walang trabaho ang lalaki, paano ito nagkaroon ng ganoon kalaking halaga?
Babe, please, huwag ka na magtanong. Nakikiusap din ang tono ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Paano ko naman masisigurong galing ka sa mabuting paraan? Napataas ang boses niya. Nakadama kasi siya ng matinding takot sa negative na pumasok sa utak niya ngayon. Galit nitong naihilamos ang dalawang palad na tila ba nagtitimpi ng galit. Kailangan natin ng pera. Gusto kong makaipon bago ka manganak, Irish. Intindihin mo na lang ako. Nagtaas na rin ito ng boses. Hindi, June. Kung ninakaw mo man ang perang yan, ibalik mo. Parang awa mo na. Hindi ko masisikmurang kumain mula sa masama at lalong hindi ko hahayaang gamitin yung perang yan sa anak ko. Nangangalaiti siya sa galit. Kahit naman nagmula siya sa mahirap na pamilya ay tinuruan siya ng magulang ng mabuting gawi. Irish, hindi ko ninakaw yan. Humingi ako ng tulong sa tropa ko at pinaghirapan kong kitain yan. Sa unang pagkakataon ay nag-away silang dalawa dahil kanina pa sila nagsisigawan. Kung hindi mo ninakaw yan, pues ipaliwanag mo sa akin kung saan galing. Maraas itong bumuntong hininga bago siya hinawakan sa magkabilang braso. Nagtulak ako ng droga. Mahina ang boses nito pero dinig niya iyon kaya nanginig ang buo niyang kalamnan sa natuklasan. Napaiyak siya bigla, hindi niya matanggap na kaya nitong gawin ang ibinentang noon ni Rico sa lalaki. Nagkamali ba siya, minahal ito. Tatlong araw silang walang imika ni June dahil sa pagtutulak nito ng droga. Ayaw niya itong kausapin at sa tatlong araw na iyon laging wala ang lalaki sa bahay. Umaalis itong walang paalam sa kanya. Babe! Gabi na nang marinig niya ang malakas na boses ni June at halatang lasing. Nagkunwari siyang tulog sa kanilang silid. Masama ang loob niya sa lalaking maghapong wala sa loob ng bahay. Ipaghain mo ko. Nainis siya sa utos na iyon. Dahil ni minsan sa tagal nila ni June, hindi siya itinuring na ganoon kundi ngayon lang. Never nitong umasang ipaghain niya. Pagod lang naman kasi siya sa paglalaba at paglilinis ng bahay samantalang ito nagpapasarap sa labas. Ano ba? Kasabay ang lakas ng ingay nito mula sa labas ng silid nila. Napabalikwas na siya ng bangon, hindi upang ipaghain ito konti, dahil sa lakas ng sigaw na lalaki at sa ingay na nilikha nito. Ano ka ba, June? Kailangan mo bang sumigaw? Nakakahiya sa mga kapitbahay. Nagsimula na rin siyang mainis sa lalaki. Paanong hindi? Sinira nito ang isa nilang silya. Bakit? Maririnig mo ba ako kung di ka sisigawan, ha? Simula pagpasok ko dito sa bahay, sigaw na ako ng sigaw. Pero nagbibingi-bingihan ka lang. Napahumindig siya ng malakas nitong sinipa ang isa pa nilang plastic na silya. Kaya, tanggal ang isa nitong paanang sumalpak sa pader. Naglikha iyon ng matinding ingay. Sinisira na nito ang gamit nila kaya hindi na siya natutuwa. Lumapit siya sa lalaki upang pakalmahin ito. Okay, fine. Ipaghahain na kita. Para tumahimik ka na. Iniisip niya na lang na kaya ito nagwawala dahil lang sa kalasingan hindi na lang niya ito papatulan. Kung ganyan ka lang sana, wala tayong magiging problema. Nakangisi na ito ng akbayan siya patungo sa kusina. At ang tagpong iyon ay naulit ng naulit hanggang sa tila nagsawa na siyang unawain ito sa pagiging lasinggero. Sa halip kasi na maghanap ng trabaho, inuuna pa ang alak. Hindi naman kalaki ang kinikita niya sa pinapasok na online selling. Lalo at wala naman siyang experience sa ganoong klaseng trabaho. Halos naubos na ang ipon niyang pera noong nagtatrabaho siya, kaya sa araw na iyon ay wala siyang masaing. Tiniis na lang niya ang gutom kahit na nag-aalburuto na ang kanyang tiyan. Minsan naisip niyang magtrabaho na lang, total naman, maliit pa ang kanyang sinapupunan. Dahil sa kawalang pera ay hindi na rin siya nakakapagpa-check up. At dahil walang makain si June pagdating, doon na ito nagalit ng husto sa kanya. Na para bang hindi na siya kilala at sa unang pagkakataon, ay napagbuhatan siya ng kamay. Walang hiya ka, ang kapal ng mukha mong saktan ako, samantalang wala kang maibigay na pera sa akin. Sinugod niya ito at pinagsasampal sa sobrang galit habang umiiyak. Dahil wala kang kwentang asawa, Irish. Nandito ka lang naman sa bahay pero wala kang ginagawa. Ni magsaing at magluto ng ulam? Hindi mo magawa, ha? Nanlilisik ang mga mata nito nang hawakan siya sa dalawang kamay. Bakit, June? May ibinibigay ka bang pera sa akin pambili ng bigas, ha? Hindi lang naman ikaw ang gutom, kundi pati na rin ang anak natin sa loob ng sinapupunan ko. Pinilit niyang makawala sa pagkakahawak ng mahigpit ni June sa kanya. Ang dami mo kasing arte, Irish.
Kung sana tinatanggap mo ang perang ibinibigay ko sa'yo, sana wala tayong problema, di ba? Gigil siya nitong hinawakan sa buhok at malakas na itinulak. Sa lakas noon ay tumama sa dulo ng mesa ang apat na buwan niya ng tiyan dahilan upang mamilipit siya sa sakit. Hindi pa noon na kontento si Jun at bago pa siya makahuma, hinawakan siya sa braso at muling ibinalya sa sulo. Para itong halimaw sa mga sandaling iyon, doon niya naramdamang may likidong umagos mula sa kanyang tiyan. Nakadama siya ng matinding pangamba, hindi para sa sarili kundi para sa kanyang anak. Sapo ang tiyan na lakas loob siyang bumangon, napaluhod siya sa harapan ng lalaki at umiiyak. Tama na, Jun. Aray! At lalo pa siyang napasigaw ng samuli, sabunutan siya at pahablot na itinayo. Lumayas ka dito, wala kang kwenta. Alam mo, nagsisisi ako na ikaw ang pinili kong babae. Pero hindi ko na kayang pakisamahan ka pa, kaya lumayas ka. Isang malakas na sampal ang tumama sa kanyang pisngi matapos siyang kaladkarin palabas ng bahay na tila bagay lang na itinapon. Wala itong pakialam na halos mawala na siya ng malay. Tulong! At bago siya nawala ng malay ay sinikap niyang nakalapit sa kabilang bahay. Saktong pagbukas ng pintuan ay wala na siyang maalala kundi ang sigaw ng babaeng biglang nataranta sa pagbagsak niya. Nagising siya sa loob ng hospital at hindi niya alam kung gaano katagal siyang naroon basta ngalay na ngalay ang kanyang likuran. Buti gising ka na. Tila pamilyar ang boses na kanyang narinig ng malingunan. Napakunot ang kanyang noon nang makilala si Rico. Paano ito nakarating sa lugar na iyon? Ang anak ko? Tanong niya habang hinahaplos ang impis na tiyan, wala na kasi siyang nararamdaman pintig sa loob ng kanyang sinapupunan. Sa halip na sumagot ang lalaki ay hinawakan siya nito sa kamay. Bitiwan mo ko. Anong nangyari sa anak ko? Nagsimula na siyang umiyak dahil hindi niya alam kung paano tatanggapin ang nasa isip niya ngayon. Kailangan mong tatagan ang loob mo dahil hindi naagapan ng doktor ang baby. Wala na siya. Hindi totoo yan. Hindi pwede mawala ang anak ko. Nagsisinungaling ka. Doon na siya nagsimulang magwala at humagulhol lang iya. Sa lakas niya ay natanggal na ang nakakabit na dextro sa kanyang kamay. Halos mawala siya sa sarili sa mga sandaling iyon. Hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa nangyari. Wala siyang kwentang ina. Hindi niya nagawang iligtas ang kanyang anak. At lalong hinding-hindi niya mapapatawad ang lalaking sane sa pagkawala ng baby niya. Tumawag ang lalaki ng nurse upang mapakalma siya at matapos turukan, ay bigla na lang siyang nanghina at muling nakatulog. Ayon kay Rico, noong mga sandaling nag-aaway sila ni June ay may naglakas loob na tumawag ng pulis at isinuplong ang pambobugbog sa kanya ng lalaki. Isa sa mga kapitbahay nila ang tumawag na siya ring tumulong sa kanya na madala siya sa ospital. At sa ngayon nakakulong na si June hindi lang dahil sa pananakit sa kanya kundi dahil na rin sa pagbebenta nito ng droga. Maliban doon ay gumagamit na rin ito. Matapos mamatay ang kanyang anak ay nawala na siya ng ganang makita pa ang lalaki. Hindi niya ito mapapatawad sa ginawa sa kanya lalong-lalo na sa kanilang anak. Labis namang pinagsisisihan ni Rico kung bakit hindi siya naging maingat noon. Kaya natakasan siya ni Irish. Nagulat na lang siya ng matuklasang nagkita muli ang dalawa at ang masaklap nangyari ang kinatatakutan niya. Ngayon hindi niya na ito hahayaang mawala sa paningin niya. After 1 week, inilabas si Irish sa ospital. Hindi niya na matatanggihan ang tulong financial na ini-offer sa kanya ng binata dahil wala siyang pera. Sinagot nga lahat ng lalaki ang bill niya sa ospital maging ang kanyang tinutuluyan. Salamat, Rico. Nahihiya si Irish nang tumingin sa lalaki pero kailangan niyang kapalan ang kanyang mukha. Saktong kapapasok lang nila noon sa magarang bahay ng lalaki. Dito siya dinala pagkagaling niya sa ospital. Halika na para makapagpahinga ka. Huwag ka nang magpasalamat. Balang araw maniningil ako sa lahat ng nagawa kong tulong sa'yo. Matapos siyang ngitian ay nagpatiuna na ito sa loob ng bahay. Napabuntong hininga naman siya. Sa isip niya, nakahanda siyang magbayad ng utang ng loob sa lalaking ito pagdating ng araw na gusto na siyang singilin ni Rico pero sa ngayon, kailangan niyang kapalan ang kanyang mukha. Inihatid siya ng lalaki sa isang silid at ilang sandali silang nag-usap na ang sabi nito, magpahinga siya at maghahanda ng makakain ng lalaki sa kusina. Nang mapag-isa ay iginala niya ang kanyang paningin sa kabuuan ng kwarto. Napapaligiran ang kulay rosas na kortina ang silid at ganoon din ang kobre kama. Halatang bagong palit lang ang mga iyon. Walang kaalam-alam si Irish na ang bahay na pinagdalhan sa kanya ng lalaki ay ang bahay na binili nito para sana sa kanilang dalawa kung sakaling hindi ito tumakas noon. Alam kasi ni Rico noon pa man sa sariling gusto niya ang dalaga ang kaso. Naging mahina siyang sabihin ang tunay na nararamdaman.
Pero para sa kanya, hindi pa huli ang lahat. Gaano man siya katagal naghintay ay okay lang. Ang mahalaga sa kanya ngayon, kasama niya na ang babaeng mahal. Matapos siyang magluto ay tinungo niya ang silid na kinararoonan ni Irish. Nadat na niyang tahimik ang babae at halatang nag-iisip. Mahina siyang tumikim upang maagaw ang atensyon nito. Alam niyang masyado pang dinadamdam ni Irish ang pagkawala ng anak at nauunawaan niya ang tungkol sa bagay na iyon. Hindi na rin siya nagulat nang makitang umiiyak ito. "Kumain na tayo," sabi niya at lumapit. Bigla itong nagpahid ng luha. "Saan nakakulong si June?" At hindi na rin siya nagulat sa tanong nitong iyon. Masakit lang sa kanyang isipan na ang walang kwentang lalaking iyon ang mahal ni Irish. "Kung gusto mo siyang makita, sasamahan kita." Totoo ang sinabi niya sa dalaga, batid niyang hindi ito makikipagbalikan sa lalaki matapos ang lahat. Bukod doon, malakas ang ebidensya sa lalaki kaya sisiguraduhin niyang hinding-hindi ito makakalabas. Gusto rin niyang mahuli lahat ang iba pang kinabibilangan nito sa pagtutulak ng droga. "Salamat." Tipid nitong tugon. "Kumain na tayo, may lakad pa ako. Pasensya na rin kung iiwan kita pansamantala. Kaming mga pulis, wala sa oras ang trabaho. Bukas kita ihaharap sa lalaki." Matapos marinig iyon mula sa lalaki ay tumalima na si Irish. Ayaw niya namang maging pabigat pa kay Rico kapag naging maayos na ang katawan niya at bumalik ang kanyang lakas. Magtatrabaho siya at aalis sa poder nito. Mamumuhay siya malayo kay June. Iisipin na lang niya na isang masamang panaginip si June at anino ng kanyang nakaraan. "Gusto mo bang makita kung gaano ako kamiserable ngayon dito sa loob ng kulungan, ha, Irish?" Galit si June nang magkaharap sila. Para sila noon nakaupo sa visiting area. Kahit papaano nasaktan siya sa pagbabago nito. Inakala niyang tama ang lalaking kanyang piniling mahalin pero napakalaki pala ng pagkakamaling iyon. "Gusto ko lang makipaghiwalay ng tuluyan sa iyo, June. At gusto ko ding malaman mo na wala na ang anak natin dahil pinatay mo siya." Hindi napigilan ni Irish ilabas ang kanyang emosyon. Malakas niya itong nasigawan. Noon tila nagsisi ang lalaki nang tumingin sa kanya. Binalak siya nitong lapitan at hawakan pero mabilis na pumagit na sa kanila si Rico na siyang kasama niyang tinungo ang detention center. "Irish, di ko sinasadya. Tulungan mo ako makalaya, pangako, magbabago ako. Patawarin mo ako, Irish." Palahaw ni June habang nagwawala mula sa pagkakahawak ni Rico. "Hindi ka na magbabago, June. Sinayang mo lang ang panahong inukol ko sa iyo. At kung totoo mang nagbago ka na, sana magpakabait ka dito para makalaya ka. Hindi para sa akin, kundi para sa pamilya mo." Kahit papaano, nasaktan siya sa tuluyang pakikipaghiwalay niya sa lalaki. Pero kailangan niyang gawin iyon. Nangako din siya sa sarili na bago lisanin ang lugar ay kailanman hindi na muling babalik at makikipagkita kay June. Kalilimutan niya na rin naging bahagi ito ng buhay niya. Pareho silang walang imik ni Rico habang pauwit. Tila naririnig niya pa ang palahaw ni June sa pagmamakaawang patawarin niya. Pero galit na lang ang naghahari sa puso niya ngayon. Hindi na nito kayang ibalik ang buhay ng kanyang anak. Para sa kanya, hindi sapat ang sorry lang. "Magpagaling ka muna, Irish." Saad ni Rico nang magpaalam sa kanya ang dalagang maghahanap ng trabaho. Isang buwan na ito sa poder niya, siguro nahihiya na ito sa kanya. Napabuntong hininga naman si Irish sa sinabi ng binata. Totoo ang isa ng tabi niya na ang hiya sa lalaki dahil hindi siya nakinig dito noon. Nagpabulag siya sa nararamdaman para kay June. At dahil doon, hindi naging mabuti ang buhay niya sa piling ni June. Ganoon man, wala siyang narinig mula sa lalaki. Katunayan ay itinuring siya nitong espesyal na kaibigan. "Malakas na ako. Kaya ko na magtrabaho." Tanging naisagot niya sa sinabi ng lalaki. Ayaw naman niya iasa na lang lahat kay Rico ang pangangailangan niya. Bukod doon, gusto niyang mapadalhan ng pera ang kanyang ina sa probinsya. Sinulyapan siya ng binatang naglilinis ng baril sa sala. "Kung totoong malakas ka na, subukan natin." Seryoso si Rico nang lapitan siya at ipahawak ang isang baril sa kanya. "Anong gagawin ko dito?" Sa takot ay nanginginig ang kanyang katawan. "Kailangan mong matutong ipagtanggol ang sarili mo mula sa ibang tao, Irish. Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ko. Huwag mong hahayaang saktan ka ng ibang tao." Dinala siya nito sa likod ng bahay. "Rico, ayoko." Naiiling siyang ibinalik sa lalaki ang baril nang mahulaan niya ang ibig nitong sabihin sa kanya.
sa likod ng bahay niya kasi nakikitang nag-iinsayo si Rico. Katunayan ay may nakasabit na bote roon na siyang pinupunterya ng lalaki kapag nag-iinsayo ito. At habang iniisip niya iyon ay kinikilabutan siya. Pero sa halip na kunin ang baril sa kanya ay pumwesto at sa kanyang likuran ay matatag na pinagsalikop ang dalawa niyang kamay sa hawak na baril kung saan dama niya ang matigas nitong dibdib na nakadikit sa likod niya. Ayoko sabi. Nagpumiglas siya kaso ang lakas nito at eto na rin ang kumalabit sa baril na hawak niya kaya nagsisigaw na siya sa takot dahil pakiramdam niya gumapang ang kilabot sa kalamnan niya. Matapos marinig ang malakas na putok, lalo siyang nagpumiglas. Nang makawala sa pagkakahawak na lalaki ay pinaghahampas niya ito ng malakas sa braso matapos ihagis ang baril. Ay, papatayin mo ba ako sa nerbyo? Sira ulo ka ba? Hindi ko pinangarap maging asasin, no? Gigil niyang sigaw. Ano bang problema? Gusto lang naman kitang matutong humawak ng baril para kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Natatawa lang si Rico habang sinasalag ang kamay ng dalaga. Basta ayoko. Nang magsawa sa kakahampas sa lalaki ay nagmarcha ito papasok ng bahay. Naiiwan namang nangingiti si Rico habang sinusundan ang tingin ng babae. Dama pa niya ang mainit itong katawa na kanina lang ay sinadya niyang ikulong sa mga bisig niya. Bakit ba magpahanggang ngayon? Naduduwag pa rin siyang ipagtapat na noon pa man mahal niya na ito. Napakatorpe mo, Rico. Bulong ng kabilang bahagi ng utak niya. Wala si Rico kaya naisipang mag-grocery ni Irish sa araw na iyon. Sa mahigit 2 buwan niyang panunuluyan sa bahay ng lalaki ay sa kanya ibinibigay ang lahat ng sahod nito. Ang dahilan kasi ng lalaki ay siya ang gumagasto sa loob ng bahay. Pagka-uwi kasi ng lalaki ay nakapagluto na siya, nakapaglinis ng bahay, nakapaglaban ng mga damit nila. Isang bagay na ginagawa ng babaeng naiiwan sa loob ng bahay. Ang swerte mo sa mister mo, Irish. Bukod sa mabait, napakagwapo pa. Minsan isang araw sabi sa kanya ng kapitbahay nila. Nakita kasi siya nitong nagsasampay sa may bakuran at agad lumapit sa gate at nagpakilala sa kanya. Hindi na lang siya kumibo dahil kung sasabihin niyang hindi niya asawa si Rico, anong matatawag sa pagtira niya sa bahay ng lalaki? Na mga oras na iyon ay nakapag-isip na naman siyang magtrabaho upang makaalis na sa poder nito ang kaso. Ayon naman kay Rico, hindi siya nito gugutumin sa loob ng bahay kaya hindi siya pwedeng magtrabaho. Isang malakas na pagbangga sa kanya ng batang babae ang nagpabalik sa kanyang realidad. Sa tansya niya, nasa 4 taon pa lang ito. Galing na siya sa loob ng supermarket at naglalakad sa hallway. Nginitian siya ng batang bumangga sa kanya at kumaway-kaway. Anong pangalan mo? Nakatuwaan niyang itanong sa bata. Bigla niya kasing naaalalang nakunan siya. Sobrang na-excite lamang siyang isipin noon na magkakaroon na siya ng anak. Di man lang niya nalaman kung babae ba o lalaki ang nasa kanyang sinapupunan. Di pa man nakakasagot ang batang babae ay humahangos ng isang babaeng palapit sa kanila. Nasa tingin niya ay ina ng bata dahil mabilis ito iyong niyaka. Anak naman, pinakaba mo ko. Halika na nga. At agad nitong kinarga ang bata at dinala sa may di kalayo ang nakapark na sasakyan. Hindi na siya napansin ang batang babaeng nakamasid lang sa mga ito pero nakita niyang kinawayan siya ng batang babae. Gumanti siya ng kaway sa bata sa kamalungkot na tumalikod. Siguro kung magkakaanak siya, hindi niya na mararamdaman ang ganoong pangungulila. At ang isipang iyon ay biglang sumagi sa kanya habang kumakain sila ni Rico kinagabihan at di niya maiwasang mapatitig sa lalaki. Bakit may pakiramdam siya sa sariling si Rico ang gusto niyang maging ama ng anak niya kung sakali man? Siguro dahil sa pagnanais na magka-baby kung ano-ano ang pumapasok sa kanyang isipan. May kakaiba ba sa mukha ko? Tabingi ba ang ilong ko? Nasa tono ni Rico ang pagbibiro nang makita siyang mapanuhring nakatitig sa lalaki. Tumikhim siya bago nag-iwas saglit ng tingin pero muling itinutok sa ilalim ang paningin. Rico, bakit di ka pa nag-aasawa? Naisip na lang niyang itanong sa lalaki. Baka dahil sa kanya hindi ito makapanligo sa iba at madala sa bahay na iyon dahil naroon siya. Naunlad sa pagsubo si Rico dahil sa tanong na iyon ni Irish. Tama, bakit nga ba hindi na siya mag-asawa total naman? Hiwalay na ang dalaga at ang walang kwentang lalaking iyon. Sumeryoso siyang sinalubong ang mga mata nito pero dinadaganan naman siya. Baka isipin ni Irish na sinasamantala niyang malungkot ito at kailangan ng karamay. Ayaw niya itong magalit sa kanya. Hindi siya nakasagot hanggat sa natapos silang kumain. Pero gabing gabi na hindi pa rin dalawin ang antok si Rico dahil sa malalim na iniisip.
Sinayang niya ang pagkakataong kaninang aminin sa babaeng ito ang matagal niya ng mahal. Ini siyang bumangon at lumabas ng silid upang magpahangin. Pero saktong nakita niya si Irish na lumabas din ng kwarto nito at hindi lamang siya napansin. Sinundan niya ito hanggang kusina, tahimik lamang niyang pinagmamas na ng babae habang umiinom ng tubig. Napasigaw pa ito sa gulat na makita siyang nasa likuran lamang nito. Natawa naman siya sa reaksyon ng dalagang napahawak sa malulusog nitong dibdib dahil walang suot pang ilalim ang dalaga at manipis din ang pantulog na suot nito, kaya bakat na bakat iyon. Hindi basta pagnanasa lang ang naramdaman niya sa mga sandaling iyon. Kung bakit niya nilapitan ang babae bago ito siilin ang maalab na malalim na halik sa labi, kundi bugso ng kanyang damdamin. At hindi rin magawang umiwas ni Irish sa lalaki dahil nagustuhan niya ang lasa ng halik nito. Nagpatangay siya sa mainit na haplos at sa nangingilong sensasyong hatid ni Rico. Kinabukasan ay nagising na lang siyang dama ang pangangalay ng gitnang bahagi ng kanyang mga hita. Dahil hindi niya namalayan kung ilang beses siyang dinala sa kasukdulan ng lalaki sa nagdaang gabi. Wala na rin si Rico dahil tanghali na iyon. Saka pa lamang siya nakadama ng hiya sa sarili. Nakalimot siya sa tawag ng laman. Bakit si Rico na siyang itinuring niyang kaibigan? Sabagay, si Rico ang magbibigay sa kanya ng isang anak na gusto niyang magtanggal ng kanyang kalungkutan. At dahil sa nangyari, nagpa siya siyang umuwi sa probinsya. Namimiss na rin naman niya ang kanyang ina. Siguro sa tagal nila kagabi ni Rico na pinagsawa ang isa't isa ay makakabuo na sila. Iyon lang naman ang habol niya. Hindi niya mahal ang lalaki at lalong hindi siya nito mahal, kaya wala itong pananagutan sa kanya. Mabuti na lang at may naitabi siyang perang ibinigay sa kanya ng lalaki. Iyon ang gagamitin niyang pamasahe. Pagdating sa kanila, ikinuwento niya sa kanyang ina ang kahayupang ginawa sa kanya ni June at kung paano siya nakipaghiwalay dito. At nagpapasalamat na lamang ang inang nakaligtas siya mula sa malupit nitong mga kamay. Habang hinihintay niyang mabuntis ay nag-work muna siya as government employee para naman makaipon siya ng pera bago siya manganak. Wala naman siyang aasahan kay Rico dahil hindi naman siya nito mahal at wala siyang balak ipaalam sa lalaki kung sakali mang mabuntis nga siya. Pero hindi niya inaasahang madadatnan si Rico sa kanila isang hapon pagkagaling niya ng trabaho. Wala pa ngang isang linggo noon ang nakakalipas simula nang iwan niya ito. Kasalukuyang kausap ng ina ang binata ng datnan niya. Kahit papaano ay natuwa siya nang makita ito. Nagtataka nga lang kung bakit ito naroon. Inay, si Rico nga pala. Siya ang lalaking tumulong sa akin sa Maynila. Sa kanya po ako tumira bago ako bumalik dito. Masaya niya ang pagpapakilala dito. Nako anak, sinabi na sa akin yan lahat ni Rico siguro. Mag-usap na muna kayo. Iniwan sila nitong dalawa matapos sabihin iyo. Nginitian niya ang lalaki matapos sulyapan, saka umupo sa katapat nitong silya. Kumusta ka na? Wait, ano nga pala ang gusto mo, juice or kape? Formal niyang tanong sa binata. Galit ka ba sa akin, Irish, dahil sa nangyari sa atin? Dahil sa kapangahasan ko? Seryoso nitong sunod-sunod na tanong matapos ganapin ang palad niya. Nagulat siya sa tanong na iyon mula sa lalaki. Hindi naman siya pinuwersa ni Rico kundi gusto niya ang nangyari sa kanila. Kaya bakit naman siya magagalit? Siguro dahil na rin sa kagustuhan niya ang magkaanak. Ano ka ba naman, Rico? Wala ka namang masamang ginawa sa akin. Yung nangyari sa atin, kalimutan mo na. Hindi pwede, Irish. Mahal kita noon pa. At nakahanda akong ligawan ka. Mahalin mo lang ako. Hindi niya alam kung matatawa or maiiyak sa sinabi nito. Pero ikinagulat niya talaga ang pagtatapat ng lalaki. Bakit parang malatiliserya ang buhay niya. Rico, pag-iisipan mo munang mabuti ang mga sinasabi mo. Nagulat na lang siya nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Pakasalan mo ako, Irish. Pangako, magiging mabuti akong asawa at ama ng magiging mga anak natin. Please? Nagmamakaawa ang lalaki noon habang nakatingin sa mga mata niya. At lalo pang humigpit ang pagkakahawak ng kanyang kamay. Naiilang siya sa mga sandaling iyon habang namamasa ang mga mata. Inalalayan niya munang itayo si Rico dahil hindi naman ito deserve na lumuhod sa isang katulad niya. At sino ba naman siya para magpakipot pa rito? Yes, Rico. Magpapakasal ako sa iyo. Hindi na mahalaga sa kanya kung sa ngayon ay wala pa siyang nararamdaman sa lalaki. Alam naman niya, hindi ito mahirap mahalin. At nasisiguro niyang hindi siya magkakamaling pinili ang lalaking pakakasalan. Mahalaga sa kanya ngayon na mahal siya ng lalaking makakasama niya habang buhay at hindi na siya magagawang saktan, lalo na ang magiging anak nila. Paglipas ng 2 taon ay binayaan sila ng supling ni Rico. Hindi naman pala kasi siya nabuntis noong isang beses may nangyari sa kanila, kundi
Umabot pa ng ilang buwan pero sa kabila ng paghihintay ay worth it naman. At sa 2 taong pagpapadama ng pag-ibig sa kanya ng lalaki ay natutunan niya na din itong mahalin. Tuluyan niya nang kinalimutan ang anino ng mapait niyang nakaraan sa piling ni June. Sa ngayon sa Maynila sila naninirahan kasama ang kanilang anak ni Rico at ang kanyang ina. At masasabi niyang wala na siyang mahihiling pa.